Ang Send the Light Ministry sa isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang katotohanang ang tao'y may hangganan sa kanyang kakayahan at kalakasan ang naguudyok sa kanya na gamitin ang malikhain niyang imahinasyon upang makalikha ng mga tinatawag na superheroes. Napakaraming sikat na superheroes dito man sa atin o sa ibang bansa. Ang ilan ay nakalilipad. Ang ilan sa kanila'y napakabilis at napakalakas. Ang ilan ay nakapag-iibang anyo. At mayroon din namang nagtataglay ng malahayop na katangian. Ang mga superheroes ay may sari-saring angking talino at kakayahan na pawang wala sa pangkaraniwang mga mortal. Magkakaiba man ang lakas at kayang gawin ng mga nakalilibang na superheroes, subalit hindi sila tunay. Sila'y pawang kapahayagan lamang ng isang lihim at masidhing pagnanais ng tao. Ang pangarap na siya'y makaalpa sa kanyang mga limitasyon at matakasan ng mga bagay na higit na makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang bahagi ng banal na kasulatan na ating tutunghayan ay tatawag sa ating pansin hinggil sa limang dakilang kapangyarihan sa buhay. Ang mga ito'y di maiiwasan at malamang na makakaharap at mararanasan ng bawat tunay na Kristiyano. Ihanda na po natin ang ating bukas na puso at King James Bible at tayo'y sama-samang mag-aral sa pangunguna ng ating kaibigan at kapatid kay Kristo, si Brother Rodel Malyari. In the Gospel of Luke chapter 7 verses 11 to 16, it is written, "And it came to pass the day after that he went into a city called Nain. And many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother. And she was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us, and that God had visited his people." Luke chapter 7 verses 11 to 16. Kung atin pong ililiwat ito sa Pilipino ay ganito ang sinasabi. At ito'y nangyari sa araw na sumunod na siya'y pumasok sa isang lungsod na tinatawag na Nain. At marami sa kanyang mga disipulo ang sumama sa kanya at maraming mga tao. Ngayon, nang siya'y makarating na malapit sa pintuang bayan ng lungsod, ay masdan, may isang patay na tao na binubuhat palabas, na bugtong na anak na lalaki ng kaniyang ina, at siya'y isang babaeng balo, at maraming mga tao na mula sa lungsod ang kasama niya. At nang makita siya ng Panginoon, siya'y nagkaroon ng kaawaan sa kaniya. At sinabi sa kaniya, "Huwag kang tumangis." At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong, at sila na nagdadala sa kaniya'y nanatiling nakatayo. At sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." At siya na namatay ay umupo at nagsimulang magsalita. At dinala niya siya sa kaniyang ina. At ang takot ay dumating sa lahat at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabing na isang dakilang propeta ang lumitaw sa gitna natin.
at na ang Diyos ay dumalaw sa kaniyang bayan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Isa po sa mga nakagugulat at kamangha-manghang katotohanan ay ito. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi kailanman nagdaos ng tinatawag na funeral service. Sinasabi sa atin ng banal na Biblia na sa tuwing ang Panginoong Hesukristo ay mahaharap sa isang patay, palagian po niyang pinapanumbalik ang buhay sa bangkay. Hindi kukulangin sa 3 katao ang kanyang binuhay na muli mula sa mga patay. Ang matalik niyang kaibigang si Lazaro na nakatala sa John 11. Ang anak na dalagita ng isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo na nakatala naman sa Mark chapter 5. At ang pangatlo ay ang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Siya nga po pala, bali sumatotal 4 ang binuhay na muli ng Panginoon at ibinangon mula sa mga patay. Ang pang-4 ay siyang pinakadakilang himala at kababalaghan na isinakatuparan mismo ng Panginoong Hesukristo nang siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Maalala sa pasimula pa lamang ng kanyang ministeryo nang siya po ay kastiguhin ng mga pinunong pangrelihiyon sa Jerusalem at nagpupumilit humiling ng tanda at kababalaghan upang patunayan ang kanyang pagiging sugo ng Diyos. Maalalang winika ng Panginoong Hesukristo in John 2:19, gibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Of course, ang tinutukoy po niyang templo ay hindi yaong templong bato na itinayo ni Herodes na inabot ng 46 na taon sa pagtatayo, kundi ang tinutukoy niyang templo mismo ay ang templo ng kanyang katawan na ipagkakanulo at ihahatid sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa bandang huli ipapako sa krus, mamamatay, ililibing ayon sa kasulatan, subalit sa loob ng 3 araw ay bubuhayin muli ng Panginoon ang katawang namatay. Siya mismo ang gumarantiya na walang sino mang makakaagaw ng kanyang buhay mula sa kanya, subalit kanyang ipinagkakaloob ito ng buong puso para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sa ating tinatalakay na teksto sa Luke 7 verses 11 to 16, sinasabi na minsang papasok sa lungsod ang Panginoong Hesukristo. Doon sa lungsod na tinatawag na Nain ay nasalubong po niya 10 ng kanyang mga disipulo at mga tagahanga ang isang prosesyon na malapit sa pintuang bayan ng lungsod. Ang prosesyon po ay para sa isang namatay. Siya'y inilalabas kasunod ng maraming tao mula sa lungsod. Nang makita raw po ito ng Panginoon na tumatangis ang ina na namatayan, nagkaroon ng kaawaan ang Panginoon at sinasabi ng tala ng Biblia na pinanumbalik ng Panginoon ang buhay sa namatay na anak ng babaeng balo. Ibig ko pong ihatid mula sa bahaging ito ng kasulatan ang Bible studying 5 great powers in life, 5 dakilang kapangyarihan sa ating buhay. Ang unang kapangyarihan po na ating makikita mula sa talang ito ng banal na kasulatan ay ang power of death. In Luke 7 verses 11 to 12, "And it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her." Luke 7 verses 11 to 12.
At ito'y nangyari sa araw na sumunod na siya'y pumasok sa isang lungsod na tinatawag na Nain, at marami sa kanya mga disipulo ang sumama sa kanya at maraming mga tao. Ngayon nang siya'y nakarating nang malapit sa pintuang bayan ng lungsod ay masdan, may isang patay na tao na binubuhat palabas na bugtong na anak na lalaki ng kanyang ina, at siya'y isang babaeng balo, at maraming tao na mula sa lungsod ang kasama niya. Ang unang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang kamatayan ay universal. Ito'y pangkalahatan. One out of one, man, woman, and child born on this planet will eventually die. Sinasabi ng Hebrews 9:27, "And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." Hebrews 9:27. At kung paanong ito itinakda sa mga tao na minsang mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang kahatulan. Ang kamatayan kailanman ay walang sinasanto at itinatanging mga tao. Isang araw ito'y kakatok sa pintuan ng ating tahanan, at siya po ay manghihimasok, magpupumilit na guluhin ang ating tahanan sa ayaw man at gusto natin. Ang mga dakilang pagsulong sa siyensya, teknolohiya at medisina ay maaaring antalahin o delay ang kamatayan sa loob lamang ng kaunting taon, ngunit hindi nito kailanman mapipigilan ang kamatayan kapag tapos na ang ating panahon dito sa lupa. Nakalulungkot na ang lahat ng iyong naipon, ng lahat ng iyong salapi ay hindi makakayang dagdagan ng kahit isang minuto ang iyong buhay pagdating ng iyong oras. Kahit na pa taglay mo ang pinakamagagaling na dalubhasang mga doktor, may pinakamagaling na equipment at pamamaraan at procedure, at maging ang buhay mo ay very healthy, nag-iingat ka sa iyong kinakain, wala kang bisyo, nag-i-exercise, sooner or later darating at kakatok sa pintuan ng iyong tahanan si kamatayan, at pagdating niya, hindi tayo makaiiwas. Ang kamatayan ay dumating sa sangkatauhan ng dahil sa kasalanan. Sinasabi ng Romans 5 verse 12, "Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned." Romans 5 verse 12. Kaya nga kung paanong sa pamamagitan ng iisang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ay lumaganap ang kamatayan sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Misteryosong kapangyarihan ang kamatayan. Wawakasan nito ang lahat-lahat ng ating nagiging pagsusumikap, pagpupursige, at naging panandaliang pamamalagi dito sa planetang ito. Ang kamatayan ay dumarating at kukubkubin tayo kung kailan at saan hindi natin ito inaasahan. Kinakailangang mapagwari natin at kilalanin ang kapangyarihan ng kamatayan at pagandaan ito. Kung ikay isang Kristiyano, hindi mo dapat katakutan ang kamatayan, subalit kinakailangan pa ring paghandaan nito sa pamamagitan ng pamumuhay para sa kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon. Kung ikaw naman ay hindi pa tunay na mananampalataya ni Jesucristo at nabubuhay sa patnubay ng salita at kalooban ng Diyos, kaibigan ang aking maipapayo, payong kaibigan, the best way to prepare for death is to fully trust in the Lord Jesus Christ now, for Jesus Christ has conquered death.
ang pinakamainam kaibigan kung wala pa kay Kristo na paghahanda para sa kamatayan ay ngayon na sa pamamagitan ng lubos na pagtitiwala kay Kristo na siyang tumalo at nangibabaw sa kamatayan. Pakinggan po ninyo ang Revelation 1:18. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Revelation 1:18. Ako nga siya na nabubuhay at namatay at masdan. Ako'y buhay magpakailanman. Amen. At taglay ko ang mga susi ng impyerno at ng kamatayan. At sa isa pang talata na kahalintulad ang sinasabi sa John 11:25-26, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? John 11:25-26. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y patay na, gayon man siya'y mabubuhay pa. At sino man ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mamamatay. Sinasampalatayanan mo ba ito? So the first power in this passage is the power of death. And then we also see in the same verses in Luke 7:11-12, the second power which is the power of love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig. Muli po ang sabi sa Luke 7:11-12. And it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And much people of the city was with her. Luke 7:11-12. At ito'y nangyari sa araw na sumunod na siya'y pumasok sa isang lungsod na tinatawag na Nain. At marami sa kanya mga disipulo ang sumama sa kanya at maraming mga tao. Ngayon, nang siya'y makarating na malapit sa pintuang bayan ng lungsod, ay masdan, may isang patay na tao na binubuhat palabas. Nabugtong na anak na lalaki ng kanyang ina at siya'y isang babaeng balo at maraming mga tao na mula sa lungsod ang kasama niya. Walang sala na ang babaeng balo ay tumangis ng labis-labis nang dahil sa dakilang pag-ibig niya sa kanyang anak. Pansinin po ninyong mainam sa aking binasa na kamakailan lamang ay naiwala niya o namatay ang kanyang esposo, ang kanyang asawa, at ngayon naman ay sinasabing ang kanyang bugtong, ang kanyang kaisa-isang anak ay namatay din. Think about that. Parang nawala na ang lahat-lahat sa kanya, ang kanyang kaisa-isang asawa at ang bugtong niyang anak. Siguro ay para na rin nawala ang mga bahaging katawan ng sarili niya nang mawala ang asawa at kaisa-isang anak. Bali nag-iisa na ngayon siya sa buhay. Tandaan po natin at palagi ang gunitain na pag-ibig din naman ang nag-udyok sa makalangit na ama upang isugo at ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Napakakapangyarihan po ng pag-ibig. Ayon sa John 15:13, ganito pong sinasabi, Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. John 15:13. Wala nang higit pang dakilang pag-ibig ng tao kaysa rito na ang isang tao'y mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yan po ay tunay at totoo.
ang pag-ibig ay isa sa pinakadakilang kapangyarihan dito sa lupa. Ang pag-ibig sa kalayaan ang magtutulak sa mga bayani at martir na lumaban at mamatay para sa iniibig na bansa. Ang pag-ibig ng isang binata para sa isang dalaga ang magtutulak sa kanya na gawin ang halos lahat at hahamakin ang lahat-lahat. Ang amin pong ganang pag-ibig sa inyo, giliw na tagapakinig, ang nagtulak sa amin upang ihatid ang mensaheng ito na inyong pinakikinggan ngayon. Ang pag-ibig ay makapagpapabago ng pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan at baguhin siya upang maging kagamit-gamit at kapaki-pakinabang na lingkod ng Panginoon. Ito po isang katotohanan na marami sa mga tunay na Kristiyano ang makakapagpatotoo. Ang pag-ibig ay nagpapagaan ng mga kabigatan at suliranin ng buhay. Halimbawa, ang isang esposo o ang isang ama ay hindi po inaalintana ang pagbabanat buto at ang pagpapagal sa kanyang hanap buhay dahil nalalaman niya na yaong kanyang pinagmamalasakitan na naghihintay sa kanya sa tahanan ay nagmamahal sa kanya at nagpapahalaga ng dahil sa kanyang ginagawa para sa kanila. Gayon din, totoo ito para sa esposa o sa isang ina na buong sikap at sipag niyang inaayos ang lahat ng pangangailangan sa loob ng tahanan upang pag-uwi ng kanyang asawa at mga anak ay masusumpungan pong isang pugad ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Isang katotohanan na ang mga makapangyarihang bansa ay mayroong teknolohiya na kakilakilabot dahil makakayang puksain sa loob lamang ng ilang oras ang mga lungsod at maging mga bansa. Subalit walang anumang kapangyarihan na gawa ng tao ang kailanmay makakapuksa sa pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay immortal. Ito'y walang hanggan dahil ito ay isa sa mga katangian ng Diyos na ipinagkakaloob at ipinadadama sa atin. Sinasabi ng 1 John 4 verse 8, "He that loveth not, knoweth not God, for God is love." 1 John 4, 8. Siya na hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. There is also a third power in this passage and it is the power of tears. Ang kapangyarihan ng mga luha. In Luke 7:13, the Bible says, "And when the Lord saw her, he had compassion on her and said unto her, Weep not." Luke 7:13. At nang makita siya ng Panginoon, siya'y nagkaroon ng kaawaan sa kaniya at sinabi sa kaniya, "Huwag kang tumangis." Ang pagluha ng ating kapwa ay nagpapalambot sa ating puso at naguudyok upang tayo magkaroon ng kaawaan o yung compassion sa English. Ang salitang compassion ay galing sa dalawang salita na ang pakahulugan ay kasama o kapareho ng nararamdaman. Sa ibang pananalita, ang pagkakaroon ng compassion ay iyong kakayahan natin na madama, maramdaman ang kahalintulad na gipit, mapait at masaklap na kalagayan ng ating kapwa. At ang mga luha ng ating kapwa ay nakapagpapalambot ng ating mga puso. No less than the Lord Jesus Christ himself was moved to the side of this dead boy when he saw his mother weeping. Ang mga luha ng isang babaeng balo at nawalan pa ng kaisa-isang anak ang nag-udyok sa Panginoong Hesukristo upang magmalasakit at magkaroon ng kahabagan sa taong ito. Luha rin ang nagudyok sa Panginoon anupat siya'y tumangis maging sa libingan ng kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro. Ang mga luha
ang nagudyok sa kanya upang mahabag sa lungsod ng Jerusalem na nagtakwil sa kanya at para na ring kanilang tiniyak ang sariling kapahamakan. Umiyak ang Panginoon nang dahil sa katigasan ng puso ng mga mamamayan ng lungsod ng Jerusalem. Maging sa ating pagwawagi at pag-akay ng kaluluwa tungo sa kaligtasan, ang mga luha ay mayroong dakilang kapangyarihan. Kung tayo po ay basta-basta lang at sa kaparaan ng mekanikal, tayo sumasaksi at nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, sa isang malamig at parang propesyonal na kaparaanan, kaibigan, kailanman hindi natin mailalapit sila kay Kristo. Kinakailangang malaman nila ng mga taong napapahamak na tayo tunay na nagmamalasakit para sa kanila. Sinasabi ng Psalms 126 verses 5 and 6 ang ganito, "They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him." Psalms 126 verses 5 to 6. Sila na naghahasik na may luha ay aani sa kagalakan. Siya na humahayo at tumatangis na nagdadala ng mahalagang binhi ay walang salang muling babalik na may kagalakan na daladala ang inaning bigkis sa kanya. And I say amen to that. Sa halip po siguro na magwalang bahala tayo, magkibit-balikat na lamang, magpatay malisya, o lalong malala, humatol sa kapwa, kinakailangan po nating higit na magpakita ng kahabagan at kaawaan sa mga napapahamak at papunta sa impyerno. Ang Panginoong Hesukristo, siya po'y napakatapang na tao subalit may malambot na puso. Taliwas po sa popular na paniniwala, ang mga luha ay hindi senyales ng kahinaan kundi ng kaamuan. The truth is, tears are not a sign of weakness but rather of meekness. Ang mga luha ay nagdudulot ito ng kaginhawaan sa panahon ng pagdalamhati at matinding kalungkutan. Halimbawa, sinasabi ng John 11:35, Jesus wept. Tumangis maging ang Panginoong Hesukristo dahil sa kamatayan ng matalik niyang kaibigang si Lazaro. Ang John 11:35 ay hindi lamang yan ang pinakamaikling bersikulo sa Biblia, kundi isa rin naman sa pinakamakapangyarihan. Dahil sa John 11 na yan, dinemonstrate ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagiging resurrection and the life. Sa kahalintulad na kaparaanan, ang matapang at magiting na apostol na si Pablo ay tumangis sa araw at gabi alang-alang sa kapakanan ng mga mananampalatayang taga Efeso. Sinasabi at pinapatotohanan ng Acts 20 verse 31, "Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears." Acts 20:31. Ang mga salitang ito'y huling pamamaalam ni Apostol Pablo na sa loob ng 3 taon ay naglingkod, nagministeryo sa mga mananampalatayang taga Efeso. Ang sabi po niya, "Sa makatwid ay magbantay kayo at alalahanin na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil na bigyang babala ang bawat isa sa gabi at araw ng may mga pagluha." Mababasa rin in 1 Samuel 15 verse 11 patungkol kay Propetang Samuel na umiyak ng buong magdamag nang dahil sa pagsuway ni Haring Saulo na kaibigan niya. Ang sabi po ng 1 Samuel 15:11, "It repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me and had not performed my commandments."
And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. 1 Samuel 15:11. Ikinalungkot ko na inilagay kong maging hari si Saulo, sapagkat siya'y tumalikod mula sa pagsunod sa akin at hindi tumalima sa aking mga kautusan. At ito'y ikinapighati ni Samuel at siya'y umiyak sa Panginoon ng buong magdamag. Mga minamahal, inuulit ko lang po ang isang katotohanang hindi tanggap ng marami, na ang mga lehitimong pagluha na buhat sa pakikiramay, buhat sa pagdalamhati at pakikiisa sa nararamdaman ng taong pinagmamalasakitan ay hindi po, inuulit ko, hindi po senyales at palatandaan ng kahinaan. Sa kulturang Pilipino, halimbawa, tinuturuan tayo mula pagkabata na ang isang lalaki ay hindi dapat umiiyak. Mali po yun, maling-mali po yun, dahil sa Biblia, ang mga dakilang tao, at tatlong halimbawa lang ang ating tinignan, si David na hari na napakagiting at napakatapang ay lumuha rin naman at umiyak sa maraming pagkakataon. Gayon din ang propetang si Samuel, ang dakilang Apostol Pablo, and no less than our Lord and Savior Jesus Christ also wept in John 11:35. So brethren, let us learn the power of tears. That is, yung totoong mga luha ay makapangyarihan at nakapagpapalambot ng puso at nagkakaloob ng kaginhawaan. Also, in this passage, we see another power, and that is the power of prayer, ang kapangyarihan ng panalangin. Walang sala na ang babaeng balong ito ay dumalangin para sa kagalingan ng kanyang anak nung siya'y nabubuhay pa, subalit nasa banig na ng karamdaman. Ngunit ang katugunan ng Panginoon Diyos ay hindi natamo nang ayon sa kanyang inaasahang kaparaanan at maging kapanahunan. Ang pagkakaantala ng katugunan ng Panginoon sa panalangin ng babaeng balo ay sinadyang tunay ng Panginoon Diyos sa akin pong pakiwari, dahil mayroon siyang layuning higit na mainam at dakilang himala. Nais ng Diyos na pagkalooban hindi lamang ng kagalingan nang may sakit, kundi pagkabuhay mula sa mga patay ng binatang anak ng babaeng balo. Hindi po ba yan ay mas higit na milagro o himala? May kapangyarihan sa panalangin, dahil ang panalangin ay nakakapagpabago ng mga bagay at ng mga tao. Nakakapagpabago ng mga taong tulad po nating mga mananampalatayang Kristiyano, dahil kung hindi man mababago ang sitwasyon at sirkumstansya sa ating buhay, tayo'y unti-unting nababago sa ating katauhan sa pamamagitan ng ating panalangin. By the way, nais ko lang pong linawin ho na hindi tayo technically umaasa sa power of prayer. Hindi po tayo sa panalangin mismo, sa panalangin per se, umaasa ng katugunan at solusyon sa ating mga suliranin. Walang kabuluhan ang panalangin kung hindi po yan nakatuon sa makapangyarihang Diyos. So as for me and my church, we believe in the power of God, of which ang prayer ay pagtatap o ito po ay pagpa-plug, kumbaga, sa resources ng Panginoon. Instrumento ang panalangin, hindi po siya ang Almighty God. So beware kapag sinasabi natin we believe in the power of prayer, ang pakahulugan po natin ay ang Diyos ang tunay na makapangyarihan, hindi basta-basta panalangin. People of all religion pray, ang mga Muslim, ang mga Buddhist, ang mga Hindu, nananalangin pong lahat yan, pero ang panalangin ay mawawalang saysay kung hindi sa Panginoon Diyos ng banal na Biblia nakatuon ito. In Jeremiah 33 verse 3,
Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33, verse 3. Tumawag ka sa akin, at ako'y tutugon sa iyo, at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. At sa Psalms 50, verse 15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Psalms 50, verse 15. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabalisahan, at ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako. There is power in prayer to the Lord Almighty. Prayer to the Lord changes things, and it can even change we praying people. Ang panalangin ay hindi lamang nagbabago ng mga bagay-bagay, kundi binabago rin mismo ang taong nananalangin. Muli po, nais kong ipabatid na ang panalangin, katulad ng pag-ibig at mga pagluha, ay mayroong kapangyarihan, ngunit magkakaroon lamang ito ng bisa at lakas kung ang pag-ibig, mga luha at panalangin ay konektado sa Panginoon Diyos ng banal na Biblia. Kung hindi ayon sa kalooban at salita ng Diyos, ito'y magiging walang kapangyarihan. Kung iahambing natin sa kapangyarihan ng Diyos, ang lahat-lahat ay inferior at walang kabuluhan na siya magdadala sa akin sa aking huling punto. In this passage in the Gospel of Luke, we have seen the power of death, the power of love, the power of tears, the power of prayer, and lastly, the power of Christ. In Luke 7, verses 14 to 16, and he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen among us, and that God had visited his people. Luke 7, verses 14 to 16. At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong, at sila na nagdadala sa kanya'y nanatiling nakatayo. At sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At siya na namatay ay umupo at nagsimulang magsalita, at dinala niya siya sa kaniyang ina. At ang takot ay dumating sa lahat, at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabing na isang dakilang propeta ang lumitaw sa gitna natin, at na ang Diyos ay dumalaw sa kaniyang bayan. Nakita po natin kung paano nagkaroon ng kaawaan sa ina ng binatang namatay ang Panginoong Jesus. Anupat kaniyang pinigil ang prosesyon o ang libing, at ipinag-utos sa binata na bumangon. Agad-agad naman, siya'y nabuhay na muli at nagsalita pa, at siya'y ibinalik sa kaniyang ina. Napakagandang ending po ng kasaysayang ito. Sino makapagsasabi ng araw na yon, kung kayo ang ina, yung babaeng balo, ililibing mo ang iyong bugtong na anak, at tunay na napakalungkot ng kalagayan ng babaeng balo na maglilibing pa ng kanyang bugtong na anak. Sino makapagsasabi na doon pa lamang sa pintuang bayan nang dahil naroon ang Panginoong Jesus ay nagkaroon ng himala ng pagkabuhay na muli ng kanyang anak. Napakagandang wakas po ng bahaging ito ng kasulatan. Ito'y nagpapahiwatig sa atin sa dakilang kapangyarihan ni Jesus sa maraming mga okasyon. Halimbawa, may dakilang kapangyarihan sa kanyang presensya anupat ang mga tao ay hihipo lamang sa kanyang pananamit at sila'y gumagaling. Kapag siya'y nasa isang lugar, ang mga diablo'y tatakas sa kanyang harapan na takot na takot.
at mayroon ding dakilang kapangyarihan sa kanyang tinig. Siya ang salita ng Diyos na siyang lumikha ng sanlibutan at ng planetang ito at lahat ng naririto ayon sa banal na Biblia. Huwag ninyong kaliligtaan na sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ay napakalma ang rumaragasa at nagngangalit na karagatan. Kaibigan, hindi lamang noon ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi lamang nung siya'y naging tao dito sa lupa, may kapangyarihan pa rin na taglay ang Panginoong Hesus maging sa ating kasalukuyang kapanahunan. There is still power in His Word today, the Bible. There was great power in His touch, in His speech, and there is still great power in His Word right now. Ang Panginoon kung papaanong kanyang hinipo ang kabaong niyaong binata at siya'y muling nabuhay, kung paanong kanyang hinipo ang mga katawang sinira ng kapansanan at pinanumbalik ang kalusugan nila, kaibigan, ang dakilang kapangyarihan ni Kristo ay mararanasan pa rin ngayon dahil siya'y namatay at ang dugo niya sa Kalbaryo ay pambayad sa iyong mga kasalanan. Matatamo mo rin ang iyong personal na himala sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi at lubos na pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo at naging hain niya doon sa burol ng Kalbaryo. Kaibigan kong hindi pa nakatitiyak sa kaligtasan, ginagarantiya ng Panginoon Diyos sa iyo ang nakasulat sa Isaiah 1:18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Isaiah 1:18. Halika kayo ngayon at tay magkatwiran ng sama-sama, sinasabi ng Panginoon, na bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging gaya ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging puti gaya ng niyebe. Na bagaman ang mga ito ay mapulang mapula, ang mga ito'y magiging gaya ng balahibo ng tupa. Giliw na tagapakinig at kapatid kong Kristiyano, batid mo ba ang kapangyarihan ng pag-ibig, ng mga luha at ng panalangin? Mayroong ka bang kaawaan sa mga napapahamak at papunta sa impyerno? Kaibigan, kung wala pa kay Kristo, naranasan mo na bang tunay ang kapangyarihan ni Kristo? Ano pat hindi lamang mababago ang iyong buhay dito sa lupa, kundi maging ang iyong kahihinatnan sa walang hanggan? Ito po ang inyong kamag-aral at tagapagturo ng Biblia, Brother Rodel Malyari, na pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala may dakilang kapangyarihan sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya ng Diyos. Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.